I'm back! Magluluto po ulit tayo, okay? Ngayon, ang lulutuin natin ay balabala. Balabala, Saudian recipe. Pinaghalo-halo siyang gulay na parang patorta. Iyon, sa madaling salita, torta, okay? Kahit ano pong gulay ang meron sa inyong refrigerator ay pwede. Pag tinimplahan ay masarap na din. Okay, let's start guys. Samahan niyo ako. Magluluto tayo ng balabala tawag. Gamit natin gulay, kalabasa. Kalabasa, gadgarin. Ayan, gadgarin. Tapos, gagamit din tayo, kailangan dito may carrots. Pero dahil wala tayong carrots, ang gagamitin natin ay bagu beans. Bagu beans guys. Ito, cut na siya. Bagu beans sa Pinas, sa Saudi, ito ay, mga patawag yan, fasulya sa Saudi. Okay? Gadgarin, gadgarin, gadgarin. Ouch, masakit. Ayan. Hopefully, sana sarap. And imamatch natin dito for our lunch ay salmon. Salmon, guys. Ayan. Luluto rin tayo ng salmon sa ating simple way. Pero papakita ko pa rin sa inyo. Okay. And guys, lagyan natin ng bell pepper na pula. Iwain lang natin siya ng maliliit para shock sa ating gagawin torta. Torta in Philippines. Philippines with S. In Philippines with S. Okay. Iwain lang ng maliliit pati yung ating sangkap na pasulya na bagyo din sa Philippines ay hihiwain pa rin natin ng maliliit on the nahiwa ko na siya dati. Ayan. Oops, nahimatay ang aking camera. Bakit ka nahimatay? Wala ka bang kain? Ha? Puyat ka din? Puyat ka ba? Tortang gulay na pinaganda ang pangalan. Haluan din natin siya guys ng ating repolyo. Kumain lang ng maliliit. Yan. Actually, malalang pa nga ito. Kumain lang natin ng maliliit. Para yung crunchy ng ating gulay. Kasi pagka hinalo natin ito, medyo crunchy ang ating balabala. Kasi ipapakain natin. Diba? Balabala. Muntik na maging balala. Alam niyo guys yung balala sa amin sa Mindoro? Kung ang ibig sabihin ng balala, ito po ay dibag. Pero ito ay hindi balala, balabala. Same sound, but different meaning.
frozen siya kasi hindi ko kaagad na ilabas dyan sa freezer. Yan, okay na to. And lagyan natin siya ng sibuyas na puti. Hihiwain din natin siya ng papili, guys. Yan. Sibuyas na puti lang. Pwede natin siya lagyan ng sibuyas na string, yung dahon ng sibuyas, green. Pero wala tayong dahon ng sibuyas ngayon. At hindi pa nakakapamalingke si Amo. Kaya, dagdagan lang natin ng puti. Okay? Guys, don't forget to subscribe my channel, please. At mamahalin ko kayo ng bonggang-bongga. Thank you guys for watching, ha? And for supporting your host now. Okay, halo lang natin. Okay guys, tempahan natin siya ng salt. 1.5 teaspoon. Black pepper. Bahalat, Arabic spices to guys. Okay na. Lagyan natin ng baking powder. Okay. And two eggs. Two eggs, not two eggs. Okay. Ang ating flour. Lagyan natin siya. At saka ka lang to guys, ha? Wala akong takal. Okay. And ang ating sabaw. Tubig. Yan, tante-tante lang. Naglagay na ako ng 3/4 cup ng tubig. Tingnan natin kung enough na siya. Not enough, I think. Not enough. Lagyan na natin lahat. At dagdagan natin ang ating harina. And set aside lang natin for about 10 minutes or 15 minutes para yung ating tipla ay manuot sa ating mga gulay. And pwede na natin siyang prituhin, guys. Iprituhin lang natin siya. Torta ba? Torta. Okay? Mix-mix lang. Then, start na natin gawin ang ating salmon para sa ating matching recipe. Okay? And set aside na natin siya, guys. Ngayon guys, gagawa tayo ng pang-marinate sa ating salmon. Ayan, mamarinate natin siya. Ito, gagawin natin. Iluto tayo ng salmon. First, olive oil. Lagyan natin ng maybe marami yata. Baka mapalat. Ayan, half lang. Half teaspoon. 1 teaspoon ng salt. Buharat. And black pepper, little turmeric powder, turmeric, okay, and ang ating hot paprika. Okay, lagyan din natin itong ating giniling na kusbara seeds. Ayan, kusbara. Lagyan din natin siya para mabango-bango, pampabango-bango. Ayan guys, mix lang natin siya. Gawin na natin siyang itimpla sa ating salmon. Ayan. Kasi na ating vlog.
daw tinatawag na boneless salmon pero may tinig. Ngayon, oh. Ang hahaba, oh. Alam ko, tikla ko na lang. Hindi nito ko pa pala. Wala na. Sana mga pati, tignan sa isa. Okay, natanggal na natin siya ng tinig. Ayan. We're done na. Dito na natin siya i-marinate para diretso na para yung ating sabaw ay hindi magkayat-kayat dito, hindi maiwan. Nandito siya lahat. Tagyan natin siya. Okay, marinate lang muna natin. Pwede na natin siyang ilagay sa ating oven for about 180 degrees. Tantayin ko lang kung ilang minutes. Abutan ba siya ng isang oras or 45 minutes? Hanggang sa maluto siya, always check lang po. Ayan ang ating balabala, gulay torta. Gulay torta at ang ating salmon, guys. Ayan ang ating recipe for today. With... Try niyo siya, guys. Masarap siya. Kahit anong vegetable pwede. Hintayin na natin maluto.